Pinasisilip ngayon ang isang mambabatas ang tinatawag na grassroots participatory budgeting na bahagi ng proposed 2015 national budget. Pwede raw kasing magamit ito sa mga proyektong wala sa mga inaprubahang budget ng Kongreso pati na sa eleksyon sa 2016. Giit naman ang Malacanang, galing sa mga komunidad ang proyekto na paglalaanan ng pondo. May report si Sherian Torres. Mga farming project tulad ng farm-to-market road at pamibigay ng ligtas na inuming tubig sa malalayong lugar. Ilan lang yan sa mga nakinabang umano sa grassroots participatory budgeting ayon sa program manager nito sa ilalim ng DILG. Pero pinuno ito ni dating Budget Secretary Benjamin Diokno. Motibo niyan ay siyempre para mabango sila sa mga local officials. In what way? Eh kasi namimigay sila ng pera. Yan yung kanilang pork barrel, di ba? Namimigay sila eh. Ngayon, si Kabataan Party List Representative Terry Rido naman ang sumita sa programa nang makitang pinaglaanan nito na mahigit 20 bilyong piso sa proposed 2015 national budget. Ang paliwanag noon ng namamahala sa GPB, mahihirap na komunidad na bumubuo sa civil society organizations ang magsasabi kung ano ang kailangang tulong, nasasalain at sa kabibigan ng pondo ng GPB. Yan ay para raw matiyak na makaabot sa mahihirap ang pondo ng gobyerno. Ibig bang sabihin, hindi daraan sa Kongreso kung paano gagastusin ang pondo gaya na nararapat? Ang tingin natin, dapklon siya kasi ultimately pwedeng palitan ng mga local government units itong mga proyekto nakatala dito po sa GPB po na ito. Dagdag pa ito sa internal revenue allotment at assistance sa mga local government unit at pwede rin gamitin sa mga proyektong wala sa tinatawag na menu list o mga inaprobahang budget ng Kongreso. Some of the observers are saying that the GPB might be among the campaign kitty of the Liberal Party for the 2016 election. Hindi po ganun ang Partido Liberal, hindi po ganun ang pamunuan ng Pangulong Aquino. Nagagamitin yung pondo na yun para sa LGU, nagagamitin lang specifically for the elections. Sabi naman ng Palacio, if you want to investigate it, go ahead. We've got over 16,000 projects already and this is where community has a say on how the community is developed and how community is how government and the community work, local government and community work hand in hand. Sherian Torres, GMA News.